hand brakes or parking brakes. So, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano ito i-adjust at syempre kung bakit siya importante. Panoorin natin tong short video na to wherein makikita nyo na nakalimutan nung driver na i-handbrake yung kanyang sasakyan bago bumaba. So, imagine ninyo kung ganito yung mangyayari sa inyo na makakalimutan nyo na i-handbrake yung inyong sasakyan. Imagine nyo yung bilis ng takbo ng sasakyan na yan at kung ano yung mangyayari after nyan. Now, hindi ko kayo matuturuan kung paano hindi nyo makakalimutan, pero turo ko na lang sa inyo kung paano make sure na naka-adjust ng maayos yung handbrake ninyo. Siyempre, bago tayo mag-start, shoutout muna sa Chili Beast Premium Chili Garlic Oil. May Facebook account na po yan. Tignan nyo na lang sa Facebook para makapag-PM kayo for your orders. Okay, so start na tayo. So nga pala, tignan nyo yung handbrake ko. Kaya ako naisip tong topic nito dahil dyan, hindi maganda na tayong tayo yung inyong handbrake. So, umpisa muna natin kung paano natin i-adjust yung handbrake natin. So, dito sa Hyundai Ion, meron siyang cup holder dun sa likod. And, ang gagawin natin dito is kailangan matanggal muna natin yung takip nung cup holder dun sa likod. So, gagamit tayo ng pick. Ito. So susungkitin lang muna natin. So you could use yung standard na flat screw, pwede yon. So pero ako ito yung available. So ayan, oh, kita nyo naman na flip natin and medyo nanlalaban pa siya. Ayan. So pero matatanggal mo siya gamit yan. So all you need to do is to remove that cover para ayan, makikita nyo yung tornilyo niya doon. So, medyo similar yung tornilyo na to dun sa mga preno ng mga motor sa likod. So, ganun lang din naman yung logic niya. So, all you need to do is to adjust. Siyempre, pagka sisikipan mo siya, papunta doon sa clockwise. So, kung maliit yung kamay ninyo, pwede na yung paganyan. Pero in my case, medyo nahihirapan ako na i-adjust siya ng ganyan lang. So, yung iba, okay na yung isang tornilyo lang, ma-adjust niya na. Pero, in my case, medyo mahirap siya. So, ang gagawin ko is, babaklasin ko tong plastic na to sa likod. So, gamit ako ng extension at saka ng socket. So, 10 yung sukat na ito. So, ganun ko lang siya muna tatanggalin. And then, pwede mo na siyang sungkatin dito sa ilalim. So, 13 naman yung sukat nung pinaka-tornilyo nung dun sa cable niya. So, sikipan mo lang. Again, clockwise. Yan. Hindi naman yan magiging matigas kasi tornilyo lang naman siya. And, nalakakabit dun sa cable. So, yan. Clockwise lang para sumikip siya hanggang sa makuha mo na yung sukat wherein satisfied ka na doon sa magiging adjustment nung handbrake mo, yung click niya. So medyo ay naayos ko pa ng konti para make sure na maganda yung magiging adjustment natin. So yun lang, and then pagkatapos nun pwede mo lang ibalik lahat nung mga tinanggal natin kanina and testing. So yun, ideally para mga 3 to 4 clicks yung pinaka best or ideal. So, yun lang po. Sa susunod ulit, ayos!